Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagpataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya kinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Verse 11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Words that empower relationships. Mahalaga po ang ating pananalita para po makatulong sa pagsasama po natin sa ating mga taong mahal sa buhay, katulad ng ating asawa, ng ating mga anak. Ngayon, gagawin po nating guidelines yung 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7 upang malaman po natin kung ano po yung mga pananalita, yung words na gagamitin po natin para maging maayos po ang pagsasama ng mag-asawa at maging sa pagsasama ng magulang sa anak o sa pamilya. Unang-una po, mahalaga po yung words that are tender. Sabi dito, tender words, ito po yung binabanggit po doon sa verses 4 and 5. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. So dapat po sasalain natin yung ating mga salita sa pamamagitan po nito mga verses na ito. Dapat matyaga po tayo. Lagi po maganda yung ating kalooban, walang bahid ng pagkaingit o pagmamayabang, at hindi magaspang ang ating pong pag-uugali kasi nagre-reflect po yan sa ating pananalita. Hindi rin makasarili or one way yung direction po ng ating pakikipag-usap, kundi ito'y tumutukoy din sa pangangailangan ng iba. At hindi madaling magalit, at higit sa lahat, hindi po yung nagtatanim ng sama ng loob o nagre-record ng gawang masama sa kapwa o yung ginawang masama ng kapwa mo sa iyo. So parang ganun po ang ating pong pag-screen ng ating pananalita. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 16 verse 23 to 24 ay ganito, iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-aya, salita ay parang kulot pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. So, ang words pala po natin ay pwedeng maging words of instruction and words of healing. Words that are pleasant, like honeycomb, sabi nga po sa English translation. Pwede po yun, words that are tender. Lagi po nating titignan yung mga salitang lumalabas sa ating bibig na nakakapagbigay po ng magaang na pakiramdam po sa ating pong mga kausap. Kaya nga sabi nga po sa Colossians chapter 4 verse 6, let your conversation be seasoned with salt. Timplahan po natin. At mahalaga po yan sa mag-asawa para ma-eliminate po yung pagtatalo at yung pong mga bagay na nauuwi po sa di magandang pag-uusap. Okay? Pangalawa po ay words that are truthful. Kailangan po gumamit po tayo ng mga salitang nasasalig naman po sa katotohanan. In other words, mga sincere na pananalita at tumatalakay po sa mga pagkakamali minsan sa ating buhay na dapat po nating ayusin. Kaya lang po ang paalala ng Biblia, we should learn to speak the truth in love. Yun po ang sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 15. At ang sabi ng Biblia, huwag daw po tayong magagalit at hayaan nating itong lubugan ng araw. At sabi ng Biblia, huwag nating bigyan ng puwang ang diablo. Yun po ang sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 25 to 27. So parang mahirap yata yun, Pastor. Ano? Parang wala na bang room para magtalo kami ng aking asawa o maghalit ako sa aking mga anak? Meron po, kaya lang po iiwasan nyo pong maghalit kasi anger spells danger. Lagi nyo pong tatandaan po yan. Kaya po rito po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6, kailangan po natin gawin eh. Sabi po rito na
Sabi dito, ang pag-ibig, hindi niya kinatutuwa ang gawaing masama, ngunit kinagagalak ang katotohanan. Minsan po kailangan tayo mag-correct sa isa't isa at tumanggap din ng correction sa bawat isa. Amen? Kaya magiging maayos po ang pagsasama ng mag-asawa. Gayun din naman ang magulang sa anak kung kayo po ay handang tumanggap ng correction. Kasi the only way that we can be corrected is by the truth from the Word of God. Kaya sabi nga, disagree agreeably. Huwag tayo yung pagka nagtalo ay walang patutunguhan. Walang purpose yung mga pag-uusap. Ika nga, kailangan po if ever na meron pong confrontation, ay kailangan malumanay po tayo at merong patutunguhan yung pag-uusap natin. Kaya sabi nga po dyan sa, sinasabi po rito sa verse 6, ano po, hindi ito'y kinatutuwa ang gawain masama. Hindi ka nagkukonsinti. Ngunit kinagagalak ang katotohanan. Kailangan lang, sabi nga, speak the truth in love. Okay? So, pangatlong katotohanan po ay we must speak words that are triumphant. No? Ibig sabihin yung nakaka-build up, nakaka-lift up. Kasi sabi po rito, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. Yung po sinasabi ng verse 7. At kung magagawa po nating magsalita ng katulad po nito, no, handang magpatawad, yung mapagtiwala, ibig sabihin punong-puno tayo ng trust and respect, puno ng pag-asa, no? Hindi natin dinadown yung kausap natin, kundi naniniwala po tayo na kaya niyang magbago. At sabi rito, mapagtiis hanggang wakas, handa nating pagtiisan yung mga pagkukulang ng isa't isa. Eh, yun po ay mga salitang nakaka-build up. Ang ating Panginoong Hesus, sabi niya po sa John chapter 6, verse 63, my words are spirit and they are life. Ibig sabihin, nakakatulong po yun. Kaya sabi nga po sa Ephesians chapter 4, verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. So, gumamit daw po tayo ng salitang nakapagpapalakas. Nakakapag-build up, nakakapag-lift up. Kaya dito po mahalaga po malaman natin na sa pagsasalita natin napakahalaga po yung pag-ibig eh. Kasi yung dila po natin mahirap po i-restrain yan. Sabi sa Santiago chapter 3 verse 5 and 6, it's a world of evil. Pero sabi po sa 1 Corinthians 13:11 eh, tularan po natin si San Pablo. Habang lumalago po siya sa pag-ibig, lumalago rin daw po siya sa kanyang pagsasalita. At again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang lubusan tayong mapagpala, manatili tayo sa kanyang salita.